What is up, buddy? MK here. Welcome to our video. And in this video, pag-usapan natin ano ba yung mga dapat mong malaman sa paglalaro ng Battle Rise. And I'll give you some tips na makakatulong sa'yo sa pag-i-enjoy ng larong ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, umpisa na natin. Okay, mga kaibigan, marami kasi nagtatanong on our previous video, no? Paano ba maglaro at saan ba na-download ang Battle Rise? Pwede nyo pong i-download at laruin ang Battle Rise sa inyong mobile phones. It is available sa Google Play Store or sa App Store. Okay, in my case, mga kaibigan, no, pag nasarap ako ng aking computer, I am using an emulator, yung tinatawag na Mumu Player. First thing na dapat nyo malaman, mga kaibigan, dito sa paglalaro ng Battle Rise, it is totally free. Hindi nyo kailangan ng NFT playing this game. Okay, ang isang magandang bagay dito sa paglalaro ng Battle Rise, may auto battle siya. So hindi ka na mahihirapan pag halimbawa may iba ang ginagawa, no, o may iba kang ginagrind, pwede mo siyang isabay from time to time na pagkada matatapos yung isang laban o isang battle, pwede ka nang mag-move. Okay? So next, una muna, pupunta muna kayo lagi ng store. Ayan. Sa store, maibigan, no, lagi may pwede kang makuha na free. Ayan, no, pwede kang may makuha na free na shards. Itong tinatawag na magic crystals, pwede rin itong makuha na gold. Ito, ang pinagkaiba nga lang na ito, maibigan, no, sa emulator, no, hindi mo magagamit yung Google Play Store para makabili ka ng kung ano-ano pa, no, pero choose mo pa rin yun. Next na pwede kong i-share sa inyong tip, mga kaibigan, itong runes. Okay, bakit yung runes, no? Malaking bagay ito para mag-level up na yung champions nyo, para mas tumagal sa dungeon at medyo makakuha ng advantage pagdating doon sa arena battle. Okay, so by using this magic crystal, pwede mong bilhin yung iba pang mga tinatawag na training rune para mapagpa-level ka, mas tumaas pa yung level ng iyong champion. Okay? So, aside from that, ito pa, pwede mo mabili using magic crystals, yung iba't ibang mga bundles para makakuha ka ng shards. Okay, ang pinagkaiba na ito, maibigan, meron naman dito libre na gagastos ka lang ng 25,000 gold, no? At each pack, no, iba-iba po yung champion na possible mong makuha dito. Again, yung shards is may rate na kung ilan yung pwede mong makuha doon sa champion na gusto mo. So, meron kang setup na pwede kang gawin dito, or for example, meron kang group of champions na magandang isa lang para doon. And I think magandang pag-usapan yan sa mga susunod pang video. Next na dapat nyong malaman dito, meron din pong battle pass dito. Pero hindi naman required na ikaw ay kumaskas para doon. Pero choice mo yon, no? Kasi dito, maibigan, ito yung pinakaiba. Sa emulator kasi, hindi mo mabibili dito yung season champion na tinatawag na itong Ronin na to. Ito, dito yan sa collection. Baka magkamali yung pangalan, ayan si Hirada. Hindi mo siya makikita sa emulator. So sa mobile phones, maibigan, pwede nyo siyang bilhin directly if you want na magkaroon agad si Hirada. Okay? Kung bakit gusto ko rin siyang makuha, basically maibigan, kasi isa siyang attacker. And yung mga champion na madalas ko nakakuha is either support or tank. So kailangan ko medyo magdagdag ng i-hit para doon sa setup ko sa team. Okay, pero mamaya natin pag-usapan ano yung magandang composition, no, based dun sa meron tayo. Okay, so itong battle pass, choice nyo naman kung gusto nyo kunin yan, kasi syempre meron tayong dito nga free at meron tayong yung pa kumaga premium para makakuha ka ng iba't ibang mga rewards. Ngayon, ito, hindi ko nabanggal sa previous video, itong tinatawag na Star Steel. Okay, itong Star Steel, ginagamit to, maibigan, para makapag-pull ka dito, no, ng iba't ibang artifacts. Okay, these artifacts magagamit mo siya para madagdagan yung traits ng champions na gagamitin mo. Okay, lahat naman ng artifacts, maibigan, by the way, ito, dito yan sa may collection, ito tayo sa artifacts, lahat naman ng artifacts niyan pwede mo siyang gamitin para sa mga champions mo. Pero syempre mas maganda na akma yung artifacts na gagamitin mo para doon sa champion. For example, katulad nito, gawin natin, no, rarity by ascending, by descending. Okay, sa pababa. So, halimbawa to, Necromancer Veil. So, meron siyang plus 43 na pwedeng idagdag sa champion mo at plus 16 sa health. Plus, meron pa siyang additional attribute. Ayan. So, idadagdag ko sa inyo to. Meron mga artifacts na ganito na pwede mo naman magamit pero wala siyang extra attributes, which is mas maganda. Makakadagdag ng konting traits dun sa champion. Bakit? So, katulad nito, makikita nyo siya dito, wala siyang plus 1 o plus more, diba? So, wala siyang additional na pwedeng idagdag na traits dun sa champions mo para mas tumagal siya. Okay? So, better gamitin mo yan para ma-amplify mo, no, yung iyong champion. Okay? So, next, punta naman tayo sa mga champions natin. Na-discuss ko na to sa previous video. Ano ba yung magandang composition
ng champion na meron. So ako, in my case, punta tayo sa play, sa dalawa yan. In my case, pwede mong ibahin yung set of champion mo para sa arena at saka sa dungeon. It so happen na limited pa lang yung champion na meron ako, so gagamitin ko kung anong available sa akin. Okay? Kung titignan mo dito, click mo yung ranking. Sa ranking, mga kaibigan, pag pinadot mo to, na weekly, meron kang makukuha na reward dito basta mapunta ka dito sa ranking. Okay, so ako, wala pa ako dito. Pero ang goal ko, makapasok ko sa top 10 kahit pa paano. Okay? So, kung tinignan nyo, pinapalevel talaga yung mga champion dito para mas tumagal doon sa loob ng dungeon. And kung tinignan nyo dito, mga kaibigan, ayan, ito yung setup ng rank 1 ngayon. Ayan, tignan nyo, meron siyang Tristan, meron siyang Avalon. So usual case, mga kaibigan, na ginagamit talaga dito, meron kang isang tank, meron kang isang healer, may dalawang attacker, at meron kang isang support. Or it's either dalawang support attacker, isang healer, isang tank, tapos isang attacker. Choose nyo yun. So ako, in my case, ganun ginagawa ko. Pero late ko na na-realize na dapat yung magic crystal ko, ginamit ko siya para magpa-level. Ngayon, paano ba magpa-level dito? Yung nga pala, hindi ko nasabi kanina. Okay? So pagpasok mo sa mga dungeon, mga ibigan, pwede kang makakuha ng tinatawag na eto, training rune. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So ako, ginawa ko, inipon ko lang yung magic crystal ko, nagbukas ako ng iba't ibang shards, which is dapat hindi. Dapat ginamit ko na lang siya para magpa-level. Kasi kahit common hero lang yan o common champion lang yan, pwede mo siyang magamit para mas lumakas pa. So, para makakuha ka niyan, punta ulit tayo sa store, click mo na lang yan. Tapos punta ka dito sa may resources. Ito, yan sa may runes. Pwede mong ipalit yan para magamit mo, para mag-level up yung champion mo. So, for this video, gagawin ko, bibila ako dito ng ito, 125. So, minsan may delay yan, most of the time, lalo na pag nasa emulator, hihintayin nyo na lang yan. Okay? So, pag once na nabili nyo yan, pwede nyo gamitin yan and kailangan mo ng gold para dito. Okay? So, ako, kung titignan nyo, na meron akong definite na pinapa-level dito at ito si Honari. Actually, ang magandang bagay dito sa champion na to, yung karamihan ng mga skills niya, ayan, pag tinignan mo, may AoE siya katulad na ito. And, isang magandang bagay kasi dito, nare-revive kasi siya. Nare-resurrect siya ng 50%. Basta, meron siyang taunt. Okay, so magandang bagay yun na merong isang artifact na magbibigay sa kanyang taunt at pag namatay siya, mare-revive siya into 50% ng buhay niya. So, parang undying siya, di ba? Medyo may konting daya ito si Honari. Then sa arena, yun din magandang bagay. Pag meron kang magic crystal, mas malaki yung pwede mong makuha dito na tinatawag na bounty coins. Itong bounty coins, hindi ko pala na-discuss. Ayan, ito. Punta ka sa store, pwede mong ipalit yan into different shards na gusto mo. So ito, check yung mabuti. Meron kasing mga skin. Meron dito. Meron ditong mga champion na pwede mong i-unlock. Okay, so ito si Cybill, pwede ko naman din siyang kunin. Actually, maganda rin gamitin na champion to. Pero tinitignan ko yung mas maglalas siya ng matagal. No? Okay, so fight natin to. Ito yung set of champion na meron tayo dito. So meron ako, usually meron na akong dalawang attacker lang talaga dito. Itong si Zephyr at saka si Honari. Itong si Ursan ay isang tank. Tank din to si Tristan. No? It so happen na dapat si Tristan lang pagpupukusan ko. Pero ang maganda kasi kay Ursan, si Ursan may part din siya ng attacker, may mga skill siya na pang AoE na pwede kong medyo tumagal o makadagdag ng konting damage. So parang technically, I do have 3 or 2 and a half attacker. Meron ako isang tank o meron akong 2 tank and then may isang healer. Okay, so ito na, medyo mahirap na laban to. Ayan, dahil kung titignan nyo, no? Ayan, nakita, halos parehas kami ng setup. So ito, magandang bagay din yung speed. Dito, tignan nyo mabuti, no? Hanggat maaari, huwag nyong pababayaan na mag-auto battle kayo, not less may ginagawa kayo, medyo mahirap. So ito, meron pang mga debuff, kung matitignan nyo katulad na ito, defense daw, may mga debuff din yung mga kalaban. Nakakuha rin sa artifacts, hindi lang sa skills, okay? So ito, sana manalo tayo. So I think mag-heal muna ako dito. Kasi may timer na tayo ng dito kung kailan tayo attack, may 15 seconds tayo. Ito na kay Tristan, iiko siya doon, yun. Para siyang Captain America. Okay? Tapos ito yung sinasabi kong AoE. Ayan. So, pag ginamit mo yung AoE niya at namatay dito, itong si Honari, kung tama pagkakatanda ko, no? Itong ating champion. Ayan. Ang mangyari dyan, kapag namatay siya na nakaton, pwede bumalik yung 50% ng buhay niya. Okay? So, importante yun. Ito, pag nakaton kasi hindi siya babalik, so hindi ko atakihin to, itong sa gitna na lang. Hindi pa tayo makapag-heal.
sana makabalik agad yung heel para mabuhay naman to. Okay, hindi pa. Pero parang hindi eh. Ayun, hindi pa. Okay, buti dito yung taunt. Oh my god, okay. So, eto hindi siya na, ay hindi nakataunt pa rin siya eh. Hindi natin pwedeng kachain to. Kasi pag nakataunt pa rin to, lugi tayo eh. So, para sana makapag-heal tayo next round. Nice, makapag-heal tayo. So, may auto-attack siya pag nakapag-heal. Pero ito, mabubuhay ulit to kasi nakataunt eh. Ayun yun. O, diba? Nabuhay ulit siya, nakataunt siya. So, ito, itong parang shield na yan, yun yung parang icon ng taunt. So, medyo may konti siyang damage na, may konti siyang block part. Okay. So, ito, actually, mas lamang siya sa akin, totoo lang. Pero kung hindi siya naka-auto battle or hindi siya naka-auto battle, medyo mas lamang ako. Ito na, so, medyo kaya na nating manalo dito. Pag nag-ano pa yan, pag nag, hindi na siya mabubuhay kasi hindi na siya nakapag-taunt. Okay, so titignan nyo, no, mas okay na maglaro not unless kabisado mo na yung set of skills ng champion na meron ka. Okay, so punta naman tayo last one sa dungeon kasi yun yung medyo mahirap at matagal siya laruin. Okay, so natapos na natin yun at kung titignan nyo mabuti, dito meron tayo ditong mga quest log na tinatawag. Okay, so ito yung token ni Battlers, yung battle. So ito medyo matagal talaga siyang makuha kung bago ka pa lang. No? Kung bago ka pa lang, medyo matagal mo siyang makuha. Pero kung sakali, yun na yung dapat yung unahin dito, magpataas agad kayo ng level ng champion nyo. Confirm natin, ayan, pwede mong i-edit dito kung ano yung setup na gusto mong gawin para sa champion mo. Again, choice mo kung gusto mong ibang set para sa battle, sa arena, ibang set para naman sa dungeon, walang problema yan. Okay, so confirm lang natin. Next, dapat nyong malaman dito, itong tinatawag na path. No? Each path magbibigay ng boost doon sa mga champion mo. Isang bagay na dapat mong malaman dito, pag minsan may nakikita ang icon na ganito, no, layuan mo. Layuan mo yan. Layuan mo. Kasi it will automatic kapag may ganito, wala na, papayat ako sa inyo, automatic pag ganyan, may kalaban. Minsan, pag walang icon na ganyan, may makukuha lang reward, tapos madadaanan mo lang yung partner, which is okay. Now, dito, basahin mo mabuti ano yung pwede magbigay. So, ito isang bagay na dapat nyong malaman. Basahin nyo kung ano yung nagagawa na skill ng champion nyo. For example, katulad nito. So, siya, healer siya. So, kakailanganin ko ng pandagdag na buhay o lumaki yung buhay niya. So, dito ka na lang siya gagamitin kay Tristan para madagdagan ng points o 300 ng HP, no? Yung aking mga champion para mas kumunat siya, mas tumagal. Pero, depende yan. So, halimbawa, makapal naman buhay nito, tapos itong isa medyo mahina, medyo maliit, pwede yun. Okay? So, dito na lang kay Tristan ko gagamitin. Tapos, yan na, move tayo, explore. Okay, so yung makakuha mo mga star naman dito, madadagdag sa battle pass mo. Usually, kapag hindi naman elite boss, ino-automatic ko na lang siya. Para less yung time na gagamin ko para maagawa pa ang iba pang bagay. Well, that's it. Kung nagustuhan mo tong video na to, hit that like and subscribe button. At bago tayo matapos, gusto kong pasalamatan ang walang sawa at patuloy na sumusuporta na YouTube members sa atin. Well, that's it. This is Master Komote. Let's play, earn, and enjoy! Playing Battle Rights. See you in the next one, buddy. Peace.